Biglaan niya, ano? No? Hindi ako naka-ready eh. Bakit ka, saan ka dapat i-deliver yan? Di ba, labas mo muna, maingay. Ha? Sobra. Eh, bakit nga nagkasobra? May nilagay na sa ano, pa plugin. Bakit nga nagsobra? Ba't hindi na pa-order? Na-delay yung iba. Ayan guys, may biglaan tayong deliver ng RTL dahil meron tayong bakanting gauge. So, ito ay nasa 1,500 heads. Ah, sorry. 1,000 heads itong i-deliver sa atin ngayon. So, buti na lang, meron tayong bakanting isang gauge dito na good for 900 to 1,000 heads capacity. Mag-usap na lang kami ni Ate Mayet, ni Madam Mayet, kung paano ba yung ano, kung paano ba yung proseso namin ng pagbabayad kasi hindi din kami ready sa 1,000 heads. Ang alam ko 800 lang, pero yun nga, naging 1,000. Pa. Yan. So, gabi diniliver yung ating RTL. Siyempre, para makaiwas na rin sa ano. Heat stroke. Ilan pa? Ang dahil, paano? Ilang crates ba pag 1,000? Ay, ano? 30 lang mo yan. 30. Bakit? Hindi, okay lang. Ayaw daw mag-wheeler at ano, maingay daw, maingay. Sabi ko, ayos lang naman. At ako kukuha ng sako din, itaharangan ko yung ano. Hindi talaga tayo guys naka-ready. Wala pang harang yung mga egg catcher. Kailangan harangan muna natin para hindi makalusot yung mga pugo. Bukas na natin na ayusin ng ayos na ayos to. Ngayon eh bilot-bilot lang muna tayo ng sako kasi harang natin dito sa ano. Harang natin dito sa butas para lang hindi makalabas yung ating mga alagang ano. RTL. So sa mga nagtatanong po kung saan po galing itong RTL na ito, Don Eman Puguan. So, sa pag naharangan naman natin ito dito, hindi na makakalusot basta-basta yung ano, yung mga pugo. Basta sure nyo lang na naharangan nyo yung butas. Disadvantage lang yan ay hindi mo makikita kung may itlog na. Kaya bukas, papalitan natin yan. So, maglalagay tayo ng screen dyan bukas. Kakarating lang din kasi namin kuya, kaya hindi ko ito nasikaso. Bumili kami ng ano, kung ano-ano. Bago naghinatid ko ang inay sa kapilya. Yung may pinapatipag din kasi kami dyan sa bahay. Nung magluwag-luwag ng konti. Basta ibabaw muna. Sure ka, 1,030 to. Ibabaw muna para rin ang may harang eh.
Hindi ko lang alam kung itong cage na ito ay walang butas. Bakit eh, may butas pa go. Bali ano yan? Dalwandaan. Igdadalwandaan lahat. Diyan ka nalang magpapalusot. Lahat. Diyan mo nalang papalusotin. Patata. Ang may sarap eh. Wala kayo sa ako dyan, ito. Pwede mo nabunin. Sa ako lang. Bali may pad. May ilang araw na kayong pugo na yan? Ano na? Lumalapit na pala ang pugo yan. Ano ganyan? Dapat iloload niya sa kanya. Eh, ano nangyari dyan? Ba't biglang... Kanyan. Ini sa kala ko yung mga alas 5 kayo dadating. Yung pala mo. Hinapon na din kayo. Start yun yata kayo nakalis doon? So guys, ganito yung itsura kapag ano, kapag nag dumadating yung mga RTL. So pag hindi ka ready, kapag lo-load, isa, pandalas ka. Pero pa? Sana. Kita kayo sa vlog ko. Kita kayo sa vlog ko. Ha? Noon na. May nanonood naman. 200 po. Bali, tigto 200. Ano? 30 ang labis eh, no? Hindi tigto 205. Wala na. Wala na. Wala na yata tayong sako. Problema ito. Buti hindi pa ako naliligo. Sandalas nga ako ng pag-uwi. Sabi ko eh, dadating nga. Sabi pa hindi ito na. Hindi siya. Wala namang ibang mag-iintindi nito. Ilan ang na-load dun sa kanila? Ilan ang na-load? Ha? Ay, yung isa. Oh, pandalas. Pandalas sa paglalod ng pugo. Kaya gay kong selpa din? Nanalo ulit kayo? Uwa. Oh, sikat. Dini sa amin, halos lahat ay napaltan. Halos lahat, hindi naman lahat. May natirang, last ako'y tatlo yung natirang datihan ah.
Yung iba ay bago. Pero mga dumaan na din sa pagpopolitika yung iba. Pagka-konsyal. Tingin ko naman eh, wala namang problema sa gayon. Kung marunong naman talaga eh. Hindi tali. Ay, baka makalabas. Malalaki na ga, hindi na kaya lulusot? Baka naman hindi nalulusot, ano? Wala nang nalagay mo yun dyan. Ha? Ano pa yan? Ano pa ba sa kundi ng wala, ma? Ha? Ano pa dyan naman, ha? Basta rin ka pala tanari. 200 lang yan? Ha? 200 din? Hindi po. Dapat para sobrang dami yata. Ganyan naman ang sadyang may. Ay, 1,000 ang dala ninyo, ay di pag 200 din natin lahat, dahil gagawin natin ano? Ay di yan ikuwan, 200. Pagka 205, tapos may ano, pagka 206 pala. Ay, 230 ang dala nyo. Hindi, yung sa tatlong plates, 105 na. Tapos ibigay yung balong yung tatlo, di ito na. Pangalima ko siya, matanggal tayong 10. Bakit? Ang tatlo nga ni Tiguan, 105 na. Tapos ibigay yung balong yung... Ang anim ay 210. 210 na rin, anim. 210. O babawas kayo ng 5. Okay. Dahil apat lang pala, dahil tigto 206 dapat. Okay. Ay, may ilan ito na sa babaw? Ilan na yan? Ano pa lang mo yun? Ano mo yun sa... Oh. Walang kanyar eh. Hindi. Mukhang, mukhang masikip. Ay, naman. Ay, aring ibabaw. Okay. Ha? Okay. Ano lang, tigto 200 na lang. 6. Ibabaw sa mata. Oo. Sal, tatalihan ko lang. Aray. Baka makalimutan. Pwede naman palang mamaya na ako maglagay na sa ako, ano? Mukhang hindi naman agad tatakbayin eh. Oo, wala naman nalabas na. Dali, taliyan mo muna. Dapat ako may deliver pa ng sasakyan ngayon eh, parang ikakancel ko. Tali. Eh, di ka ako nagpaparkila ng mga sasakyan. Hindi, sa gitna na lang, boss. Saan na lang sa gitna? Ah, may bukas na ayusin nga. Ngayon lang din naman naglakas eh. Ngayon papasko. Ang hindi yung pagka-parkila. Ala, parang ang pagpupugo ay ang balita pa ay nababa pa ang presyo. Ang itlog. Dati ay nagde-deliver lang sa Jackayo eh, driver lang. Ngayon ay nag-load na din kayo. Itlogay na rin. Naglalagay na rin kayo ng... Ah, oh, madalas yung sinali. Yung mga sa iba ko, guys. Ay, nagsa kayo, dito na lang. Yan. Papatokan din mamaya. Driver ni Pahinanti pa. Oops. Eh, may ilan dala nyo? 4,000, Salbay. Ayos din. Ano yung dati na nag-aalaga? Oo. Sige lang lang namin. Hindi ako nag-mag namatay ng wampo. Baka ka ako bago at makaiyak pag nalugi. Pero basta yung good thing? Kinapyahan din ha. Baka yung kinapyahan dito. Hehe. Dito sa punggo. Ah, tinalihan mo sadya. Wala ko eh. Kailangan yung ano. Parang sikip. Ah, 210 lang eh. Ah, 106 yata. Ayos na pagkali. Wala pang sapin ng iba niyan. 206 dapat kong sihal. Pero ayos lang, kung 205 lang eh.
206 dapat. Tigto 206 para 1030 ang laman. Eh may ilang pugo pa ang natira doon? Abala. Naabala ang aking mga pugo. Tagal-tagal na laban pa yan. Mamaya ako na lang ano, tatakpan yung ano pag masikip kasi nahirapan din ako. Eh, mukha namang matataba ng pugo. Sabi mo, nasa 30 days na yan. Lampas pa. Eh, dito pala yung nung nakaraan pong sinasabi sa akin ng Ate Mayet na kung meron nga akong bakanting cage. Siguro hinahanapan niya para nang bibili. Eh, hari nga. Hari nga't wala pang itlog yan para hindi mabasagan. So, tapos na yung isa, dalawa. Nakadalawang... Nakadalawang, ano na tayo, layer. Guys, kung gusto niyo malaman ko anong itsura ng pagloload ng RTL, so ganito. Ito na mismo 'yon. So pwedeng isa, pwedeng dalawa, depende sa magde-deliver. Pero ito na mismo yung itsura ng pagloload ng mga RTL sa kanilang cage. So yung cage natin, ang capacity niyan ay 1000 heads. So ang dala nila is 1030. So tig to 206 per layer. So malalaki na yung mga pugo. Sabi nila, lampas 30 days na daw. So malapit na rin itong mga itlog. Mas baka mabalian. Nabalik eh, nalabas uli eh. Kasi may tali na yung ano, diyan sa dulo mo. Tali. Yan may tali na nakatali. Oops. May talunan. Dating tatalian. Oops. Patukaran lang, boss. Ha? Ayos ng patukaran. Hindi mo dito yun. Harangan ng ano. Hindi ah. Okay lang, oh. Ano lang ang ilalagay nyo dyan? Tama pa din. Tatlo, tapos Kaya yung nagka-divider kasi nilagyan ko yun ng magkakaibang batch. So inarangan ko para hindi maghalo. Pero ganun pa rin ang capacity niyan. Oops. Ah, meron dito. Nagtatago. Akin yan, akin, akin. Akin nyo to. Ay, madami-dami pa. Bas na natin to. Oh, ito pa. Oops. Bawa, may pa din isa. Nakaari. Lalabas ko rin ibang ano yun. Crates. Ay, may crates pala dito sa akin ng Ate Mayet. Dalhin niya na din ha. May tatlo yun akong hiniram dun eh. So guys, hindi na natin nakuhanan ng video yung buong pagloload nila ng RTL kasi nangyari is nalobot yung ating cellphone kasi hindi talaga ako ready para dito kasi nung dumating sila is halos kararating lang din namin. So meron kami pinuntahan. So ito, kumuha na ako ng asukal. So nakapaglinis na ako ng konti. And then, bibigyan natin ng asukal yung ating mga pugo dun sa kanilang painom. So para at least magkaroon sila ng energy, no, pampabus ng energy. Kasi malayo rin yung pinanggalingan nila, galing to ng Padre Garcia, Batangas. So pagkadating nila, diretso load na kaagad yung mga RTL. So hindi ko muna sila papatukain, so pinagsasettle ko muna at least man lang 5 to 10 minutes na ano, na settlement nila.
sa kanilang kulungan, and then bigyan natin ng painom na may asukal. So guys, basic lang naman to. Ihahalo lang natin sa tubig itong ano, itong ating asukal. So walang special dito, guys. Asukal lang to. Yung dami, bahala na kayo. Wala naman siyang ano, wala siyang bearing kung sobrang dami. Baka nga lang magka-diabetes yung inyong ano, yun yung mga pugo. Hindi, joke lang 'yun. So, kuha lang tayo ng tubig. Yun. So, meron pang ano. Meron pang, actually, meron pang mga pugo na nakalabas sa kulungan. So, kasi medyo nagmamadali rin sila. So, lagyan natin ng dalawang kutsara na asukal. So, 2 tablespoon ng sugar sa ilang liters ba? 16. So, 16 liters ng tubig. So, ito yung ipapainom natin ngayon sa ating mga pugo. So guys, ito ay pampabus ng energy ng ating mga pugo. So hindi ko alam kung ano yung ano ba yung ginagawa nyo kung kayo ay dinedelivera ng bagong RTL, kung paano nyo ano yung steps na ginagawa nyo. So ito yung sa akin. So pagka-load ng RTL, hindi na aso. Sorry. So pagka-load ng RTL, pahinga 5 to 10 minutes and then saka natin papainumin. Ito guys yung painuman, no, ng ating mga RTL. So lagyan lang natin ng painom. So nakapag-settle na sila. Almost ano na rin. Almost 20 minutes na rin. So lagyan lang natin ng painom. Ayan. So ito yung una kong ginagawa talaga basta dumating yung RTL. Kung nakasubaybay kayo sa mga YouTube videos natin, eh doon talaga makikita nyo kung paano kami mag ano ba yung ginagawa namin basta dumating sa amin yung RTL. Lagyan lang natin ng tig-isang ano. So ang nangyari guys ay tig 200 plus 206 heads per layer yung nangyari. And kung mapapansin nyo, medyo madilim yung ilaw natin. So sadya namin it's on purpose na medyo dim yung ilaw natin kasi kapag sobrang liwanag din naman eh nakakaabala rin naman yan. Ano, nakakaabala, nakakasagabal rin yan sa mga pugo kasi hindi naman buong gabi eh tumutuka sila. So andyan yung namamahinga rin yung ating mga alagang pugo. So mas maganda rin na medyo dim yung ating ilaw. Pero hindi naman sobrang dilim kasi makikita nyo, mapapansin nyo naman na nakikita pa rin naman ako sa video kahit ang itim ng inyong Kuya Ace. Ayan. Gumpisa ng uminom ang ating mga pugo. So yung iba, hindi pa. So, kasi sila masyado nakaka-recover. So malalaki. Guys, malalaki yung RTL na i-deliver sa atin kasi nga ang sabi ni konsehal, yung driver, eh nasa 30 days lampas na daw yung ano, yung mga RTL. So talagang pandalas ang inyong Kuya Ace ngayon at ito nga ay hindi naka-schedule. Eh ang dami kong schedule sa araw na to. So ito yung first step natin guys. So pagkatapos natin maglinis, painumin natin yung mga pugo kapag nakapag-settle na sila at least 20 minutes. Ano? Kasi wag naman yung agad-agad kararating lang, kaluload lang. Eh baka naman may stress yung mga pugo. And then maya-maya guys, ano, lalagyan natin ng patuka. Alam nyo ba guys na ang totoo, itong cage na ito, eh binibenta ko na noon. So binibenta ko na to noon kasi nga, hindi ko naman nagagamit kasi wala akong ma-load. So nakastock lang. So ang isip kong gawin is ibenta na lang muna. Ayan, ibenta na lang muna para mapakinabangan ng iba. Pero wala. Walang nag-interest. Meron naman nag-interest na bumili. So hindi nga lang kami nagkasundo kasi napakaganda pa talaga nung cage na to. Though second hand siya pero quality yung pagkakagawa. So meron siyang steel matting. Kaya hindi ko kayang i-let go na lang ng pabagsak yung presyo. Ano?
E kung maayos pa naman talaga, eh bakit mo ibabagsak yung presyo ng cage? And good thing hindi natin naibenta kasi ngayon ay may laman na. Ano? Doon hindi nakaplano yung paglalaman natin ng RTL eh. Meron na rin naman tayong papalitan ng mga batch, yung unang batch natin, yung ating oldest batch, papalitan na natin nga ng supposedly next year. Pero, ayan, meron na tayong new batch ng RTL. So guys, wala na akong ibang gagawin ngayong gabi kundi maglalagay lang ng patuka. So, alam nyo na naman kung paano maglagay ng patuka. So, ang patuka na ilalagay natin dito is starter. So, starter mash. So, nagpadala na rin tayo kila Ate Mayet ng 2 bags kasi wala talaga tayong mabibilhan nandito. Kasi ako ay, yun ay ginagawa lang talaga kapag may order. So, buti na lang at meron silang nadala. So, ayun guys, hopefully, meron kayong napulot na aral sa video natin na to. And nakita nyo kung paano ba mag-load ng RTL. So, actually, tinulungan ko rin naman sila. Hindi ko na nilagyan lahat ng sako kasi napansin ko na ang lalaki pala. Ang lalaki na nung RTL. So, talagang naniniwala ako na more than 30 days na yung RTL na na-deliver sa atin ngayon. So, ayun guys, ito ang inyong Kuya Ace again ng Lakbay ni Alas, Quail Farming TV. So, sabi ko nga, hopefully meron kayong natutunan and kung meron kayong question, please, huwag kayong mag-hesitate na mag-comment sa ating videos. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, please, mag-subscribe ka na para lagi kang una sa mga videos na pinopost ni Kuya Ace. So, ayun guys, huwag na huwag niyong pagdududahan yung mga sarili niyo sa mga kaya, sa mga pwede niyong gawin. Never stop dreaming, never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.